Des Cheng magpapahinga muna des conference. Isa Molde back to first six ulit. CMFT bench players maglalaro laban sa Galleries Towers. Bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated for upcoming videos. Nakakasad, yan ang sabi ng mga fans sa balitang lumabas na ang initial findings sa injury ni Des Cheng. Ang injury kanyang natamo ay dahilan sa maling pagkalapag ng kanyang paa during second set sa kanyang pag-atake. Isang nakakalungkot na balita nga ito para sa mga taga-suporta. Kung malala ang naging injury to, I for sure we cannot see Des Cheng this conference in this season. Wala pa namang inilabas na findings sa ngayon ang Rubisco management tungkol sa injury na natamo ni Des Cheng. Kung ito ba ay minor injury lang or ACL na talagang ayaw na ayaw ng mga fans na mangyari sa kahit kaninong players na kanilang iniidolo. Praying for Des Cheng for fast recovery. Dahil nga sa pagpapahinga muna ni Cheng ay siguradong babalik na as starting six itong si Isa Molde. Pinatunayan nga nito na karapat dapat itong ipalit muna sa injuring player na si Cheng. Nakapagtala nga si Molde ng 11 points at ang points na iyan ay nakuha lamang niya nung ibinabad ito the whole match from second set and third set. Malaking factor nga si Molde sa floor defense dahil maaasahan nga ito sa depensa pag nasa likuran nito. Susunod niya mga kalaban ng Titans ay ang winless na Galleries Tower. Sigurado mang ipapasok dito ni Coach Alin Sunurin ang mga bench players nito para sa exposure at para na rin makapag-enjoy din sa laro. Ngunit, kailangan ding mag-ingat ang mga players dahil may pakris nga itong Galleries na hanggang ngayon ay bumabanat pa rin sa opensa ng koponan. Mahihirapan man ang Galleries na manalo sa larong ito pero sigurado namang hindi ito magpapatalo ng basta-basta lang. Magiging horrific na rin dito ang Titans para makaangat na rin sa standing. Ngayon kasi ay pang-anim na pwesto pa itong CMFT na nakakapagbigay sa kanila ng delikadong posisyon ngayon sa liga. Kung matatalo man dito ang Titans ay sigurado ngang mahihirapan na itong makabalik pa as top team dahil bumabanat na rin sa ngayon ang ibang teams gaya ng Akari, PLDT, F2 Logistics at Signal. Malaking balakid nga ito para sa CMFT dahil ang mga teams na ito ay ang mga underdog this season. Kung magpapabaya nga ang CMFT ay sigurado ngang mapapalitan ang posisyon nito sa isang team na siguradong may determinasyon at may puso sa laro. Maghaharap nga ang Galleries Tower versus CMFT ngayong November 2 sa oras na 6 PM. So there you have it. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated in our upcoming videos.